Ito naman po, sa likuran niya, is itutur ko po kayo. Yan, may piso. Naalay ako dyan. Tapos, dito may malaking butas. Eh, parang dalawang finger nyo po ang kayang magkasya. Yan po. So, 1 inch ang lalim ng butas. So, spoke, positive for treasure pa rin. So, dito sa likuran niya, kung ano yung nadetect sa kanyang harapan, yun din po ang nadetect sa likuran niya. At tapos, dito sa kanyang surrounding, walang ibang part na nag-detect. Doon lang po sa part na parang nandito talaga sa kanyang center ng bato. Kasi kapag dito sa gilid, hindi siya nakadidetect. Kasi itong GP pointer, malapit lang ang nadetect nito. Siguro, merong something dense na laman dito sa loob kasi tumutunog siya. Dito naman sa may chromite, pyrite at may yung mga taya-taya o yung rust ng bato, hindi, wala talaga siya. Walang tumutunog. Kapag try natin dito sa bakal, meron naman. Dito wala. Ayan, ulit. So, dito wala. So, yan. Oh, kita naman. Ano ito talaga? Okay, let's do this. Prepare pa tayo na ating mga equipment. So, note tayo mga ka-TH, bago natin basagin yung bato, be sure na nag-alay tayo or nag-perform ng proper rituals para sa ating mga nakatilang mga kaibigan na hindi natin nakikita sa ating naked eyes o nakatilang sa fourth dimension kasi tayo ay nakatila tayo sa third dimension. So, ayan. Yung ginamit ko po dito yung Makita Blade. Yung parkungkit talaga. Nabibili ko ito ng 250 pesos each. So, maganda siyang gamitin kasi madali siyang nakaka-penetrate sa matigas na bato. Tulad itong batong ito na ginawa ng atin. Kasi para sa akin, ang batong ito ay minasay nila gamit yung kanilang mga materials na mga chemical na dala. Yan, let's test again. Yan, malakas talaga yung tunog niya. So, makikita nyo dito na nakikiusap ako sa mga tagabantay na umalis muna sila sandali kasi magtatrabaho na agad ako. Pwede ninyo silang pakiusapan at makikinig din naman sila kapag maayos yung pag-aalay nyo sa kanila. Tratuhin nyo sila parang kaibigan at tratuhin nyo din kayo ng design. Yan, makikita nyo. Napakaganda ng estilo na ginamit ko kasi kahit ako lang mag-isa, kaya kong biyakin itong malaking bato. So, ang plano ko dito is gagawa lang ako ng butas. Hindi ko talaga babasagin ang itong malaking boulder na to. So, hindi ko kaya. Kita nyo. Kaya ko itong basagin ng paunti-unti. Yan. Good job. Step by step po ito na pagbasag ng rock enclosed treasure. Kasi kapag minaso mo ito ng minaso na wala kang gamit na cutter or grinder, eh abutan ka ng siyam-siyam. Let's test. Subukan natin. So, hindi siya tumutunog, ano? Hindi talaga siya tumutunog. Subukan natin dito yung mga naipon nating mga konkrito. Wala. Hindi talaga siya tumutunog.
Kapag dito, malakas pa rin siya. So meaning, ang item, nandito pa rin sa kanyang looban. Or, positive talaga siya sa rock enclosed treasure. So patuloy natin ang bibiyak. Yan. Kailangan na talaga natin itong butasan. Medyo nakakangawit po siya kasi mabigat po yung maso. Pero okay lang. Yun nga ay sinabi nila. Kung walang tiyaga, walang nilaga. So, continue lang tayo mga ka-TH. Walang susuko sa ating mga dreams na maka-hits. So, makaka-hits din kayo someday. Just keep on hunting. Huwag kayong maniwala din sa sinasabi ng iba na ayan, wala talaga kayong makukuha. Aksaya lang ng panahon at oras. Hindi kasi nila naiintindihan ang ating bini-ventures na iba-iba naman tayo mahilig, di ba? So, huwag kayong makinig at niwala sa kanilang pinagsasabi nila na walang treasure. Hindi madali ang trabaho ito, lalo na kapag ikaw ay isa lang. Pero, enjoy naman po siya. Yan. Tignan natin ng malapitan. Ito na po yung mga natibag ko. Medyo marami na siya. Yung iba na hulog na sa baba. Kasi may butas dyan sa ilalim. Nag-tisdig kasi kami ng 8 feet. Yan. Ulan tunog. At papansin niyo po, mayroon siyang parang nakap horizontal na linya. Ito pong GP pointer po. Lahat po ng metal na detect nito. Yung solid naman na metal. So, makikita nyo, wala siyang detect nito. So, positive talaga siya sa rock enclosed ratio kasi consistent po siya doon na nag-detect.